ating punto ngayon, ang Book of Revelation chapter 1, verse 3. Blessed is that readeth, and they that hear the word of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Amen. Papala po sa ating mga kapunan po kayong lahat. Amen. Dibitin po sa inyong lahat. Kay Brother John Israel, good evening sa iyo. Kay Sister Diane, nandun sa taas. Gandit po kay Sister Gwely. Magandang gabi. At yung ating ibang mga kapatid, di ko po alam kung okay, ayun. Sister Weng, good evening. Sa iyo, good evening po. At pagkalain naman tayo ng Panginoon. Sa gabi po ito ay mag-aaral po tayo sa Bible study. Hindi po ako mag-exhort. Mag-Bible study po tayo, mga kapatid. Amen. Sa gabi ito. At alam ko na nais ng bawat isa po sa atin ang mga bagay na ito. Ano? Amen. Gusto ko matuto po tayong lahat, mga kapatid. Amen. Ang sabi po doon sa aklat ng Revelation, at kukunin ko na pong lahat, Book of Revelation chapter 1 verse 3, sabi po doon, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng mula at tumutupad sa mga bagay na ito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Okay. At dito po sa Book of Isaiah po, mga kapatid. Isaiah, mga kapatid. Amen. 34:16. Kukunin na po natin lahat para po tuloy-tuloy po ang ating pag-Bible study, mga kapatid. 34, this is ace po ng Isaiah. Okay. Kung ganito po sinabi po, mga kapatid, seek ye out of the book of the Lord and read. No one of these shall fail. None shall want him make, for my mouth is hath commanded, and his spirit is hath gathered them. Amen. Hallelujah. Sabi po sa Tagalog dito, ano, saliksikin nyo sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit daw po isa sa mga ito, hindi nagkukulang sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. So, at sa Book of John, amen, kunin po natin ang Book of John. Amen, para po tayo wala nang maiwanan dito, ano? Book of John chapter 5, praise the Lord. Search the scripture, katulad po ng aklat ng Isaiah, no? Search the scripture, for in them you think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Amen. Saliksikin daw po ninyo ang mga kasulatan. Sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Kaya nga kaya para sinabi ng ating Panginoon, amen, sa patotoo ni John, amen, sa Book of Revelation, ano po sabi doon, mga sister? Mapalad ang bumabasa. Sabi dito, blessed is that readeth and they that hear the word of this prophecy. Mapalad raw po yung bumabasa at nakikinig ng mga salita ng mula, no? So, lagi pala, kinakailangan pala kalaki tayo ay, ano, magbasa ang mga kabatid. Amen. Doon sa pagbabasa, malaki po ang ating natututunan. Kaya kapag hindi po tayo nagbabasa, mga brother or mga sister, sayang yung ating mga kapatid na lagi kong sinesar mo na, ano, brother, amen, amen. Kala ko pupunta sila rito. Dinala pa man din yung Bible at magbabasa lagi ng Biblia. Amen. Ang Biblia po ang babasahin, mga kapatid. I know. Amen. I know you know ang ibig kong sabihin. Di ba, Sister Chana? Amen ba tayo? Amen. Amen. Alam kong alam ninyo ang ibig kong sabihin. Mapalad raw yung bumabasa, mga kapatid. Amen. Minsan ayaw natin magbasa. Ano, Sister Lizelle? Amen. Ayaw natin magbasa. Minsan, sabihin niya, ba't yung iba? Sister Bianco,
yung iba ay hindi naman nagbabasa ng Biblia. Pero sabi ng Bible, sabi ni John, sa kanyang mga patotoo, patotoo ni John ay katotohanan, sinabi niya dito, mga kapatid. Amen. Ang patotoo ni Juan, ito ay nagpatotoo sa ating Panginoon mismo, mga kapatid. At sabi ni John, mapalad ang bumabasa. Amen. Kung atin pong titignan ito mabuti, natin isipin kabila lang ni na Brother Arnel, na pastor, ang pagbabasa, mga kapatid. Na Brother Richie, kami ni na Brother Ariel, ang babasa ng Biblia. Amen. May mga Biblia naman kayo. Amen. Andyan din sa inyo, kung wala kayong hawak na ganito, siguro yung inyong tablet o inyong cellphone ay may mga, ano, brother, mayroong mga, ano ng Bible, ano, di ba? Amen. Kahit ang inyong cellphone ay basahin ninyo ang mga scripture sa Bible. Andiyan lahat. Bakit, mga kapatid? Kailangan po natin tayo ay magbasa, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Amen. Kung hindi tayo kasi magbabasa, iba ang ating magiging laman ng ating kaisipan lagi. Magugumo ng ating kaisipan sa kung ano nakikita natin sa mundo. Amen. Amen. Kasi ayaw tayo magbasa eh. Kaya kailangan magbasa po tayo lagi, mga brother, mga sister. Dahil kung hindi tayo magbabasa, anong ating babasahin? Bagay, marami na magbabasahin, no, di ba? Kasi, kaya po sinasabi doon, mapalad kayo. Mapalad tayo. Kasi kung lagi tayo magbabasa, amen, and malalaman natin kung ano ang mangyayari bukas. Hindi natin ang araw, alam ang araw ng bukas kung hindi tayo magbabasa ng Biblia o ng kasulatan. Sabi nga, saliksikin ninyo yung mga kasulatan sapagkat iniisip natin na sa mga yon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Huwag natin isipin lagi, mga kapatid, na kapag tayo ay hindi, kahit ay nakikinig na lang tayo. Ano? Yung pakinig lang tayo ng pakinig. Eh, pag mayroon ng Bible study, Merkulis eh. Makikinig na lang ako. Sapat ba yung makinig lang tayo, mga brothers, mga sister? Sapat po ba tayo makinig na lang? Nung ako po eh, mga sister eh, bago lang ako nag-ano ng bahay sa Bible, talaga pong hindi ko ba iwan-iwanan, kaya nga po yung Bible ko nagkakamagamagaan ako. Ito yung English pa, hindi ko pala laging nabubuksan. Misan mabuti pa yung iba, nabubuksan natin sa ating cellphone eh. Ba, hindi ba? Magbubukas ka ng TikTok. Ay, magti-TikTok na lang tayo. Magbubukas tayo ng iba. Ano, di ba? Pero kapag ka lagi natin bubuksan, lagi araw-araw, hindi po sinabing maya't maya. Araw-araw po, mga kapatid. Lagi natin magtagi tayo magbubukas ng Bible, huwag natin sabihin, hindi natin ito mababasang lahat. Hindi po naman sinabi ko, nabasahin ninyo, abusin ninyo, maghapon pagbabasa ng Biblia. Maliwanag po ba, mga sister? Kailangan po tayo mag-search ng scripture. Magbasa tayo lagi ng Biblia. Bakit kailangan po natin yan? Ano? Ano, mga sister? Pagkatulong kayo. Amen. Amen ba? Maaasahan ba natin yun, mga kapatid? Yes. Kasi tingnan mo, kanina? Kanina po may lumapit doon mga Mormons sa amin. Alam niyo na Sister Mika yan, ano? Lumapit doon sa amin ng mga Mormons. May dala-dala silang salita ng Diyos. Ano? Sa kabila ng mga bagay na alam naman natin na nandun sila sa kabilang banda ng pananampalataya. Hindi ko sila inuhusgaan. Dahil hindi naman tayo ang judge. Ano? Pero, mga kapatid, makita niyo kung paano sila mangaral ng salita po ng Panginoon. Gusto nilang magbahagi ng salita ng Diyos. Dahil kaya tayo pinagbabasa ng Biblia kasi mapalad tayo eh. Dahil kaya tayo pinagbabasa ng Biblia, ano? Para kung mayroong humingi sa inyo ng salita, ng pag-asa ito, eh, mayroong kayong maibahagi. Di ba mga brothers, mga sister? Kailangan po yan, lalo na ngayon. Okay. Malapit na po, kaya kung sinasabi itong ating piniling gawa ang pag-aaral, malapit ang pupunta natin sa lugar ng Quezon, di ba? Halimbawa na kasama kayong lahat.
sa oras ng gawain, paano ninyo maisishare ang salita po ng Panginoon kung wala kayong nalalaman? Pwede ba? Sapat daw ang pagkwentuhan natin, pagkwentuhan ninyo yung kung ano ang narito sa Manila? No. Ang dapat ikukwento ninyo kung ano yung natututunan natin dito sa lugar na ito sa pangangaral po ng ating pastor. Amen. Amen. Baka wala kayo natutunan, ano ba yung pinangaral ng pastor ninyo sa inyo? Amen. Pagka tayo nakikita ang ganun-ganito, yan ba yung pinapangaral sa inyo ng inyong pastor? Hindi ba? Hindi ba? Sabi ni Sister Bian? Hindi ba? Kaya kapag ka hindi nagbabasa ng Biblia, kung ano-ano nangyayari sa buhay habang siya ay nakikipamuhay sa sanlibutan ito. Ano? Di ba? Kaya lagi tayo magbasa ng Biblia. Kasi ang sabi doon, mapalad ang bumabasa. Amen. At nakikinig. Kapag ka po kayo bumasa, habang kayo ay nagbabasa, hindi po naman natin, sabi nga, tagabasa na lang, tagabasa. Kinakailangan nakikinig din kayo. Amen. Amen. Kinakailangan ay nakikinig po tayo, mga kapatid. Lalo na ngayon, malapit na, sabi doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Sabi po ng aking kabaybista, nararamdaman ko na, na malapit na talaga po, Brother Serafin, ang panahon. Malapit na ang katapusan ng sanlibutan. Pati sila alam nila, mga kabrothers. Bakit? Nagbabasa sila ng Biblia eh. Nagsisiyasat sila ng Biblia. Dahil nasabi doon, kahit isa sa mga ito, hindi nagkukulang sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng aking espiritu, sabi sa aklat ng Isaiah. Hindi po kulang ang Biblia sa mga tao na nangangailangan sa inyo, sa mga kaibigan ninyo, mga kaklase ninyo, mga kumari ninyo, mga kapatid. Kaya kayo ay pinagbabasa ng Biblia dahil kinakailangan maging mapalad po tayo. May kabaligtaran po, kapag hindi kayo nagbasa ng Biblia o ng salitang ito, pagka hindi kayo nagbasa, anong nasa inyo? Anong kahinat ninyo? Anong kahinat na natin, mga brothers? Sabi doon, mapalad eh. Hindi mo pa. At nakikinig. At pagka hindi tayo nagbasa at hindi tayo nakinig, anong mayayari sa atin? Anong kahinat na natin? Malas tayo. Malas tayo, ano? Hindi po tayo maswerte. Malas. Dahil hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Salamat, Brother Ramir. Nandyan ko pala. Ano? Kaya kahit saan tayo naroroon, meron kayong mga Biblia ang dinadala. Nandyan ninyo sa bulsa nyo yan, mga kapatid. Amen. Kaya pagka kayo meron tinanong ng mga brothers, amen? Hallelujah. Hindi alam po saan naroon, saan nila binabasa. Nakikinig lang sila. Napakinggan nila, pero hindi naman nila ito nabasa, mga kapatid. Amen. Kung tayo nakikinig lamang na nakikinig ng mga salita o ng mga pangangaral, wala tayong pagkakaiba doon sa mga taga-Iglesia ni Cristo. Hindi naman nila nabasa eh. Amen sila ng amen. Sing-ayon sila ng sing-ayon. Hindi naman nila napapatotohanan. Kaya pagka tinatanong ko yung mga brothers, saan ba yung aklat? Saan ba niyo ito nabasa? Alam ko naman yun, mga brothers. Alam ko po yun. Kaya lang tinatanong ko, saan ba natin nabasa? Amen. Hallelujah. Kaya para sinabi, mapalad ang bumabasa. Kapag kahit kayo nagbasa na nagbasa, amen. Hindi mo naman kinakailangan yan eh, ikabisahin, mga kapatid. Ilagay sa isipan, mga kapatid. Kung hindi, doon sa puso mo ilalagay yan, hindi sa isip. Yung binabasa natin na salita ng Panginoon, sabi nga ng ating pastor, hindi po inilalagay nila ito sa isip. Kinakailangan eh, sa puso nyo ilalagay. Kasi pagka sa isip natin ilalagay, di ba Sister Mika, pagka sa isip natin ito ilalagay, madaling mawala po yan. Dahil yan kayang-kayang pasukin ang kaaway. Ang salita po ng Panginoon, amen, ay inilalagay doon sa puso. Hindi sa puso. Hindi sa isip, hindi sa tenga, sa puso po yan nilalagay, mga kapatid. Dahil hindi kayang bungkali ng kaaway yan. Ano, di ba? Yeah. Hindi kayang hoto, ano kaya ng diablo yung nilalaman ng puso mo, mga kapatid? Hindi masisiyasat ng kaaway kung ano ang nakalagay sa puso mo.
ang salita, kung ang salita ng Panginoon ang nakalagay diyan, mga kapatid, ang manifestasyon ng salita ngayon, mga kapatid, na iyong binabasa, na iyong naririnig, yun ang laging i-meditate mo araw-araw, yung iyong naririnig. Amen. Kapag kayo nagbasa ng Biblia, kinakailangan, mga kapatid, amen, i-meditate mo ito. Ito'y sinabi kayo dyan ng Panginoon, kunin mo yung maliit na aklat. Ah, di ba? Kanin mo ito. Amen. Hallelujah. Kapag kaya mo kinakain ito ni John, masarap yan eh. Masarap pa kung pinakitinggan natin. Tama yun. Amen tayo. Sabi pa nga natin, praise the Lord. Pero nandito lang sa isipan natin, nandito lang sa muso natin yun. Pero ayaw nating kainin, ayaw nating i-meditate sa ating physical na katawan upang ito'y magmanifestasyon sa atin. Amen. Ako natutuwa sa mga brothers. Amen. Kailangan niyo kahit ito'y mag-manifest sa buhay. Laging mag-manifest sa buhay. Amen. Hallelujah. Pero hindi naman na i-meditate ng kanyang physical body. Hindi na i-meditate yung salita na kanyang pinapangaral. Na kailangan i-meditate mo ito. Tunawin mo ito. Para ito'y sumingaw. Para itong yung salita ng Panginoon na ito, na yung nababasa si Sister Lizelle, amen. Na yung naririnig, ito'y magmanifestasyon sa atin. Ano? Ganyan po ang ating gagawin, mga brothers o mga sister. Andyan lang ang Biblia sa bahay. Ang Biblia doon nila, dalawa. Ito kayo isa. O, di ba? May Bible pa si Brother Richard. Nandiyan pala sa cellphone. Amen. Kaya yung cellphone ko na kinuha, nakalagay, inalis ko talaga yung mga kung ano-ano, pinalagay ko kay Pastor ng ano, songbook. Pinalalagyan ko sana ng Bible study o ng ano ng Biblia. Kaya lang, sabi, wala kang load, tatay. Okay lang. Next time siguro. Ano? Amen. Ang ilagay nyo sa, lagyan nyo ng Biblia ang inyong mga cellphone. Sa oras na inyong buksan, ano ba yung sinabi ni Pastor? Makikita nyo yun doon. At pagkatapos, pag kami magagandang mga bagay kayo naririnig, amen, tandaan nyo, inyo itong lagi balik-balikan. Balik-balikan, nakikita ninyo ang manifestation sa buhay ninyo. Kaya yung iba, yun natutuwa mga kapat pagka mga Bible study, Pastor. Bible study niya, puro babae doon sa Zoom. Ano mga teacher. Kasi lagi silang nag-search ng scripture. Lagi silang nagbabasa ng Biblia, mga kapatid. Amen. Tingnan nyo, nagiging buhay. Hindi po kayo mamalasin, mga kapatid. Dadasabi, mapalad kayo eh. Mapalad pagka kayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. Hindi po kayo mamalasin. Sinabi po ng Panginoon yan, mapalad tayo. Bakit? Pagdating nyo sa panahon na yun na tayo kinuha ng Panginoon, pagdating ng rapture, yun kaya nga po sinasabi ko sa inyo, kaya kinakailangan magyari ito sa bawat sa atin, malapit ang rapture, di ba? Pagdating ng rapture, hindi na kayo magtatanong, Pastor, paano ba? Hindi na nyo hanapin si Pastor, Pastor, pasabit naman. Hindi. Ano, di ba? Ay, baka yun. Mahirap, mga sister. Magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Kasi, paano tayo makakapikayat ng mga kaibigan natin? Eh, wala tayong ma-share. O, di ba? Kaya po, kibilib doon kay Sister Lita, babaeng tao, no? Pero napakaraming nalalaman tungkol sa Biblia. Napakaraming nalalaman tungkol sa mga bahagi ng mga pangangaral ng salita ng Panginoon. Hindi po tayo, kung mga babae kayo, mga babae tayo, o kayo, eh, bahala na sina Pastor. Hindi po. Mga brothers, tayo ay magbasa lagi ng Biblia. Amen. Kasi kung tayo marap na ng Panginoon na ganun ang ating ginagawa, amen, kahit saan kayo mapunta, kahit kapatid ninyo, Sister Chona, kahit nanay mo, kahit tatay mo, kaya mo yung share ng Word of God. Amen ba, mga kapatid? Amen. Kahit saan kayo mapunta, kaya niyo mag-share ng salita ng Panginoon. Hindi kung anong isi-share ninyo, mga kapatid, amen. Na kung anong nangyayari po sa atin, kaya ako sinasabi ito, amen. Kahit pagka lumalakad kayo dyan sa kalsada, dumating yung inyong kaibigan sa eskwelahan, amen, pinagmamasdan ko po kayo kung anong lakad nila, yun din ang nagiging lakad nyo. Oh, hindi ba?
kailangan po tayo, mga kapatid. Sabi dito, mga kapatid, tingnan nyo. Book of John. Balikan po natin yung Book of John. Sabi doon sa Tagalog, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Gito po. Search the scripture, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Ang mga ito, amen. Hallelujah. Tingnan niyo mabuti ang kapahayagan ng salita ng Panginoon. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Amen. Praise the Lord. Ay, sino ba yung kasulatan? Ano, mga kapatid, sino yung kasulatan? Sino yung kasulatan, mga sister? Sino ba na sigur? Ayan, nasabi ko na eh, di ba? Kaya kinakailangan magbabasa tayo. Ano? Sino yung kasulatan? Hindi ba tayo? Yung nagbabasa ng Biblia, mga kapatid. Yung nagbabasa nito, kaya nga mapalad kayo. Dahil kayo ang babasahin. Kayo ang sasaliksikin. Sabi dito, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyong sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Ang mga ito, ayan. Sino yon? Amen. Ito, di ba? Ang mga ito ang siyang magpapatotoo tungkol sa akin. Tayo yung tinukoy, mga kapatid. At ang mga ito, tayo yung mga sinasabi, anong patutuhanan natin sa ating Panginoong Jesus? Anong ating patutuhanan, mga kapatid? Sino ba si Pastor Ruel? O, di ba? Sabi ng ating pastor kasi, ito po yung narinig ko sa aming pastor, si Pastor Ruel ang magiging saksi namin. Ang isa sa magiging saksi namin na nadadagdagan yung aming mga saksi doon sa kalangitan na siya nangaral sa amin ang minsay sa huling panahon. Amen. Amen. Hindi ba? Hallelujah. Ang mga ito, sino yan? Anong patutuhanan mo, Sister Mika, sa ating Panginoon? Anong patutuhanan natin kung hindi tayo babasa ng Biblia? Anong patutuhanan natin, Sister Violi? Diba, napakalaki ng ating patutuhanan. Ano ang ginawa sa iyo ng Panginoon? Ano ang ginawa? Ano ang naging buhay mo sa minsay na iyong pinaninindigan ngayon? Kasi minsan naroon tayo sa, sabi na, pagkat iniisip natin sa mga yaon, alin ba yung mga yaon? Yung ating paniniwala lang. Ano? Pero may magpapatutuo tungkol po sa ating Panginoon. Amen. Marami nakakita sa ating Panginoon. Marami nakakita sa ating Panginoong Jesus. Pero ang kailangan, mga kapatid, handa na rarapat, ang mga ito ang siyang nagpapatotoo, ang magpapatotoo tungkol sa akin. Anong patutuhanan natin? Wala tayong alam ng patutuhanan. Nakikita ko doon sa ating mga kapatiran. Wala silang makita, walang patutuo sila tungkol sa Panginoon. Sabi nga ni Sister Violi, kalimitan, napipintas ang Pangkristo ng dahil sa inyo. Ano nga yung patutuhanan natin sa ating Panginoon? Yung manifestasyon po ng ating pong pananampalataya sa Panginoon. Amen. Yun ang ating patutuhanan sa tao. Na ako ay ano, ako ay nobya ng ating Panginoon. Ano, di ba? Kaya tayo lang ito, di ba? Si Sister Violet, kailan nakita nag-short lang dito? Magsabi po kayo. Di ba ano? Bright tayo ng Panginoon, di ba? Kaya po tayo nangangaral tayo ito eh. Nag-aaral tayo, di ba mga brothers? Kaya nga saliksikin natin ang kasulatan eh. Dahil ang kasulatan, hindi po yan magkukulang. Hindi tayo nung mabababaw na mga pangangaral. Huwag natin dalhin doon sa napakalalim na gawain. Tayo lang eh. Hindi po natin magawa ang mga bagay nito, di ba? Kasi sabi dito, napakasimple lang mo. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Ang kasulatan na yan, tayo yung tinititik na binabasa. Sabi po nung isang kapatid, bakit tayo ganito, brother? Bakit ba? Napakarami natin ginagawang mabuti. Pero pagka tayo nakagawa ng isang mali,
ang nakikita nila yung ginawa nating mali. Sabi ni Sister Violi, ano ang makikita sa isang puting puti? Kung pagka din merong tuldok na isang maliit, hindi ba yung tuldok na maliit na itim ang makikita? Yung kapintasan mo, na maliit na nagawa mo, ano siya magiging saksi nila na, ay, magagayo ka rin naman eh. Kaya tayo pinagsasaliksik ng Biblia. Napaganda nung inawit kami na, if my robe is white, di ba? When he calls me, I'll be somewhere. Yung brother, listening for my name. Napaganda nun, mga kapatid. Tingnan ninyo mabuti ang buhay natin. Kung dumating ang panahon, dahil siya dadating sa araw at oras na hindi natin, iniisip. Hindi natin alam. Mamaya, bukas, sa makaluwa, gulat na gulat na ako nun, mga kapatid, nang mamatay si Pastor Ruel, aking kumakain, biglang dumating si Brother Ronald. Brother, yung si Pastor Ruel, dumating na ako sa musubo ng pagkain, hindi ako nakakain. Eh, nagtuloy yung luha ko, bakit? Napakalaki ng bahagi sa atin ng ating pastor na ito. Amen. Hallelujah. Lagi tayong magbasa ng Biblia. Amen. Dahil kung tayo nagbabasa ng Biblia, napakalaki ng pakinabang nito sa atin. Kaya yung mga kapatiran, mga kapatid, napakatagal na natin silang kapatid. Napakatagal na natin sa message na ito. Misan hindi pa natin alam kung nasaan ang Book of John, Book of Isaiah, Book of Revelation, o Book of Ezekiel, Book of Ruth. Hindi natin minsan ito alam nasaan ba yun. Bakit hindi kasi tayo lagi nagbubukas may Biblia na nandito sa atin? Ano mga brothers? Ang mga sister? Hallelujah. Pagka po tayo hindi nagbasaan, kalalabasan natin ito, hindi tayo maswerte. Pag tayo laging nagbabasa, huwag tayo laging umasa. Makikita nyo, alam niyo, brother, mga sister, mga brother, pagka kayo ay nagbabasa ng Biblia, amen, pamagat pa lamang ng paksa ng ating pastor, alam na ninyo kung ano ang tutukuin nito, mga brother and sister. Alam ninyo, kung ano ang mensahe na kanyang imemensahe. Amen. Pagka nagbukas siya sa book of ganyan, mga kapatid, alam niya, alam na ninyo ito, bakit nagbabasa kayo ng Biblia. Dahil ang sinabi ni Isaiah, hindi nagkukulang yan. Hindi po pwedeng magkulang ang salita po ng Panginoon. Kompleto yan. Hindi po kahit kailan magkukulang ito. Ang pangangailangan mo bukas. Ang pangangailangan mo sa isang bukas, ang pangangailangan mo sa mga susunod na araw. Alam mo, magiging, at malalaman mo rin ang kawakasan ng ang kawakasan ng mundo nito. At malalaman mo rin ito kung kailan paririto ang ating Panginoon. Amen. Hindi pwedeng hindi, mga kapatid. Dahil magbabasa ka ng Biblia. Hindi pwedeng hindi po natin ito maalaman. Napakasimple lang ang ating pag-aaral. Pero, gusto ko, mga kapatid, sa gabi nito, matutunan natin ang ating pinag-uusapan ito. Pagka sinabing mapalad, maswerte tayo. Tingnan nyo, mga kapatid. Amen. Book of John. Hallelujah. Kaya kinakailangan tayo mag-search ng scripture. Ang sabi niya dito, mga kapatid, hallelujah. Praise the Lord. Book of John chapter 10. Amen. Verse 26 hanggang sa pagpapatuloy hanggang 29. Ang sabi dito, mga kapatid, sa 25, simulan na po sa 25. Jesus answered them and told you, and ye believe not the word that I do in my Father's name, they bear witness of me. But ye believe not, because ye are not of my sheep. Oh my. Biro sila sa aking tatlo pang, kaya sila hindi nakikinig sa akin. Sila hindi naniniwala sa akin.
Huwag natin, napakasakit ng mga kapatid, di ba? Pagka lang hindi tayo nakikinig, eh baka tayo hindi anak ng Panginoon, baka tayo hindi mga tupa ng Panginoon. Amen. And I said unto you, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ang aking daw mga tupa ay nakikinig na aking salita at sila'y nagsisunod sa akin. Ano, di ba? Sa 10:27 yun, aklat ng John. Sapagkat dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, sapagkat nakikilala nila ako at sila'y nakikilala ko, kaya sila'y nagsisunod sa akin. O hindi ba mga kapatid, kung hindi tayo susunod sa utos ng ating Panginoon, ay baka tayo hindi tupa ng Panginoon, baka tayo hindi nobya ng Panginoon. Baka tayo isang pala tayo ng sama, mga brothers, mga sister. Hindi naman tayo sumusunod sa Panginoon. Di ba masakit? Ano, di ba? And I gave unto them eternal life. Bibigyan ko sila ng walang hanggang buhay. And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Hindi sila malalaglag, o hindi sila mahuhulog sa aking mga tangay. Di ba napakaganda mga kapatid? Yung kapag kayo nagbabasa ng Biblia mga kapatid, sumusunod ka sa ating Panginoon. Amen. Laging nagbabasa ng sa scripture. Ay kung hindi tayo nagbabasa mga kapatid, wala na pala tayo eh. Amen. Patuloy pa tayo sa ating buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Alam ko mga kapatid, yung ating pinag-uusapan ito. Sister Lizette, nakikinig ka ba? Nakikinig ka ba, Sister Lizette? Parang hindi. Alam niyo, tumatayo dito mga sister, nakikinig kayong lahat. Nakikinig ng mga matangin. Kung kayo ay nakikinig o hindi. Amen. Sabi na natin isang pastor sa sumubay, ito na nakalimutan yung naro si Erika. Kung kayo hindi nakikinig, mabuti pong umuwi na lang kayo. Wala rin namang kwenta, di ba? Amen. Totoo po yun. Di ba, Sister Gian? Kaya Sister Gian, nakikinig na yan eh. No? Kaya tayo may makinig, mga kapatid. Amen. Maging, sabi na ating mga kapatid na nangangaral, maging focus tayo sa mga salita po ng Panginoon. Lagi tayong pumokus, amen, makinig sa pamuhay ang ating pinag-uusapan. Upang sa araw-araw nasasayang kung hindi tayo makikinig po ng salita ng Diyos. Amen. Meron tayong matututunan. Magiging napaganda ang lugar na ito kahit ito sa maliit lamang mga kapatid. Amen. Praise God. Yung bang pagka tayo, pagka nakikinakayang, yung bang, amen. Kaya minsan nakikuma pa rito sa bahay na ito ng ating pastor. Amen. Pagka dumadating ako dito, pupunta ako dito, pagka may tumutok na papuri dito sa bahay na ito. I will be blessed. Amen. Kaya lang minsan, totoo po ako. Pagka nakita ko yung hanihana yung mga anak ko, mga apo ko, nagbabasa ng cellphone, lumalabas po ako. Kasi po may napuntahan akong bahay. Bahay ng kapatiran. Ang kapatiran po yung nag-isag, yung kapatiran po sa Church of Christ. Sa lugar po ni Brother Dan Siso. Pagdating ko po doon sa kanila, nakita ko po yung kanyang mga anak, tututunan ng papuri sa Panginoon. Napakasarap pakinggan. Bahay din po yung kalapit na yun. Diba mga brothers? Amen. Mapaganda po nito mga kapatid, isang aral po ito sa atin. Makapagka tayo nagbabasa ng Biblia, maging sabi nga, tignan ninyo, ang bahay niya ito ay banat.
Amen? Amen. At kinakailangan ang nabubuhay dito ay banal. Ang bahay daw na banal kapag kahit gusto niyo ito maging banal at maging sakdat. Magpakabanal tayo mga brothers o mga sisters. Sapagkat banal ang sa atin ay tumawang. Huwag natin itong gawin lang ko biruan ng kapatid. Amen. Lagi tayo nagbabasa ng Biblia. Amen. Hallelujah. Gusto natin ang lugar na ito yung maging laging blessed, ma-please natin ang God. Sabi sa aklat ng Hebreo, mga kapatid. Gusto natin ma-please ang God, lagi tayong sumunod sa salita ng Panginoon. Basa tayo ng Biblia. Kung tayo magsiselfon, meron tayong bahay. Sabi ba? Amen. At sa araw na ito, mga kapatid, sa oras ng ating gawain, amen. Praise the Lord. Yun ang napakaganda. Pagkadating sa gawain, gawain po tayo. Kaya nga tayo mayroon pagbabasa ng Biblia. Yan po nakikita kong nababasa ko sa Biblia, mga kapatid. Sabi ng Bible, I believe na sinabi niya, sapagkat dinirinig ng aking mga tupang aking tinig. At nakikilala nila ako. At sila'y nagsisunod sa akin. Yun na. Totoo po yun, mga kapatid. Sabi nga ng akin isang pastor nagpunta dito, Sister Bioris, ang missionary. Napakaganda ng lugar nito, kanabless. Kahit napakaliit at bahay lang nito, mga kapatid, nabless siya sa lugar na ito. Bakit namin niya, nakita niya yung isang kaaya-ayang paglilingkod sa Panginoon. Amen. Karapat dapat, mga kapatid, na sa Panginoon, mga kapatid, kung gusto natin tayo pagpalain ng Panginoon. Amen. Kung gusto natin tayo pagpalain ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Gawin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Alam natin na ang kalooban ng Panginoon ay ganito. I believe na ang Diyos pagdating ng araw na yon. Hallelujah. Ay nandito dito, ang presence ng God ay dumadating dito. Amen. Amen. Diba? Praise God. Kaya mga kapatid, gusto natin laging ang presence ng God ay nandito. Selyo tayo ng ating Panginoon. Selyo ng Panginoon ang lugar na ito. Na dito tayo nagdaraos ng ating gawain sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Gawin natin kung ano yung Panginoon. Amen. Kaya po mga kapatid, sabi po dito, hallelujah, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Maliwanag po, mga kapatid. Hindi sila babagsak. Hindi sila mga uhulog. Sapagkat ibinigay sa akin sila ng aking ama. Amen. Kung tayo, mga kapatid, binibigay natin ang ating sarili, ang ating buhay sa Panginoon, hindi kahit kailan man tayo malalaglag, mga kapatid. Kung mayroon ano mga kapatid, mga pag-uusapan tungkol sa mga bagay, may panahon. Ah, di ba? May panahon sa mga bagay. Amen. May panahon ng pag-aaral. May panahon ng pag-search ng mga sa eskwelahan. Andiyan lang kasi taas ng mga kapatid. Amen. Kung walang pagsamba, dyan lang kayo sa taas. Kahit dito. Kasi pagdadating na may gawain, gawain po tayo. Amen. Tapusin lahat. Amen. Bago tayo magsimula. Amen. Tapos na po lahat ang mga bagay na dapat natin dito. Kaya po mga kapatid, binuksan ko ito sa inyo. Sabi po dito, mga kapatid, amen. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Yun ang napakaganda. Yun ang pinapinadala sa atin. Yun ang binigay sa atin ng Diyos. Kasi siya yung ating Panginoon na dapat natin
sundin eh. Kung ano yung sinasabi ng ating pastor, gawin natin ito. Amen. Sayang yung ating ibang mga kapatid. Amen. Sabi dito mga kapatid, sa mga huling verse po na aking pababasahin. And sa book of John ulit. Amen. Chapter 5, verse 43. I am come in my Father's name, and if you receive me not of another, not if any shall come in his own name, he will receive. Amen. Kapag ka daw, sila pumaparito sa pangalan ng ating Ama, ang ating Panginoon, pero hindi sila naniniwala. Pero kapag kayo ibay ng aral, ay naniniwala sila. Amen. Hallelujah. Sabi dito, how can ye believe which receive honor one of another and seek not the honor that cometh from God only? Hindi nagsasalita at naniniwala rin sila sa isa't isa pagka sila'y nagsasalitaan ng kanil-kanila. Ano? Bawat isa sa kanila. Nagsasang-usapan ng bawat isa sa kanila. Nagpapaniwalaan sila mga kapatid. Pero kapag kayong mga ating mga aral na nangangaral sa kanila mga kapatid, hindi sila naniniwala. Meron silang sarili nilang paninindigan. Meron sila sarili nilang aral. Gusto nilang, dahil ano nangyari nung unang panahon, di ba? Na, gusto nilang pangunahan ng ating Panginoon. Amen. Ayan sabi ng ating Panginoon kay Peter, Satanas na magay kasalikuran ko. Hindi natin pwedeng pangunahan ng ating Panginoon na pwede naman itong ganito. Kaya tayo mga kapatid, hallelujah, search the scripture. Saliksikin natin ang mga kasulatan. Mga iniisip natin na tayo naman ay ligtas eh. Tayo naman ay bride eh. Amen. Hallelujah. Tinubos naman ako ng dugo ni Kristo. Amen. Dahil sabi sa aklat ng Roma 20:28, eh tinubos naman ako ng dugo ni Kristo. Bride ako. Kabilang ako doon sa the end time overcomer Christian. Ano, brother? O mga sister, ano? Pero hindi pala. Pero hindi pala. At gano'n. Hindi pala. Pero kabilang tayo. Pero yung ating buhay, kaliwas doon sa end time overcomer. Nung overcomer tayo, mananagumpay tayo, hindi tayo pwedeng mabigo. Ano? Overcomer po tayo, mga. Hindi kailanman tayo mauhulog sa kamay ng ating Panginoon. Dahil tayo overcomer. Ang dami ito. Amen. Kaya ang nararapat sa atin, kung ano ang ating pinag-aralan sana sa gabi ito, ay atin po itong isa pamuhay. Atin po itong isa gawa. Lagi tayong magbasa, lagi itong sinasabi sa inyo, magbasa tayo ng Biblia, magbasa tayo ng spoken word. Amen. Sa araw at panahon na dumating ang ating Panginoon, hindi tayo maiiwanan. Ano, hindi tayo maiiwan kahit kailan. Amen. Hallelujah. Huwag natin pabayaan na hindi mala tayo makabilang doon sa katawan ng ating Panginoon. Amen. Ano mga brothers? Pagpalain natin yung talento na ibinigay sa ating Panginoon. Okay, nangangaral kayo. Ano man namin yung ginagawa? Di ba niyo ako nakita mga kapatid na isisir ko sa inyo? Binugupitan lang ako ng tombol, sinira ko ng Word of God. Amen. Dumating lang yung Mormon, sinira ko ng Word of God. Kahit sino dumating sa aming bahay, sinisira ko sila ng Word of God. Hindi po sila dumating para makipag-testimonial sa kanila. O makipag-kwento lang sa kanila. Ang mahalaga, nakapagbahagi ka ng salita ng Panginoon. Namahagi ka ng kung ano si Kristo sa buhay. Kaya po tayo pinagbabasa ng Biblia, malaman natin kung ano ang patututuhanan natin kay Kristo. Habang tayo ay naglalakad, habang tayo nag-aaral, eskwela, nagkaroon kayo ng face-to-face, ano, ma-share ninyo ang salita ko ng Panginoon. Sa bawat tao, para wala na silang maidahilan, anumang oras dumating ang ating Panginoon. Makita ka man lang ng mga tao na ito, o ito si Lizelle, ito si Ira Mika, ito si Sister Chana. Ano ba sila? Wala lang. Parang ganun. Makita kayo na kayo ay nobya ng ating Panginoon. Di ba?
Abahagi kayo. Amen. Sa aagawin ng ating Panginoon. Hindi yung, sino ba sila? Nakikilala po tayo. Bakit? We are the peculiar people. Kakaiba tayo. Maging kakaiba kayo sa kanila. Kung tayo maging kung anong lakad nila, ganun din ang ating nagiging buhay, nagiging lakad sa libutan nyo. Search the scripture. Magsiyasat kayo ng Biblia. Doon yung makikita, kabahagi ako ng salita ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Kahit natin ito.